Okay, welcome students. So this is our first lecture for the third quarter. So we will start with the diversity of fungi. Okay, so what picture come into your mind when we say fungi? Ano naalala nyo pag sinabing fungi? Siguro naiisip nyo ay let's put like that, no? So ang fungi actually ay maraming forms. Pwede itong yeast form, pwede itong mold form, or nang tinatawag natin mga mushrooms. One unifying trait of fungi ay lahat sila doon, despite doon sa kanilang very diverse characteristics. So, mayroon sa kanilang unicellular, mayroon sa kanilang multicellular. Pero, ang pinaka-unifying characteristic nila is how they derive nutrition. So, fungi are heterotrophs. Sinabi natin heterotrophs, they are getting food source na preform. And they are acquiring these materials via absorption. So, ang ginagawa nila, nire-release nila ng enzyme sa labas ng kanilang system. Tapos, sa labas nila, ina-digest yung kanilang food source at i-absorb lang yon ng ating fungi. Okay, saan ba nag-originate ang fungi? So, based dun sa ating na pag-aralan last quarter about the four supergroups, no? Supergroups of eukaryote. Ang fungi ay nasa group ng mga tinatawag nating opisthokonts, no? And kung makikita ninyo, ang fungi kahit mukha siyang plant, pinakamalapit siya at pinaka-related sa kanya ay yung mga animals. Okay? Now, makikita natin dito sa grupo ng mga uniconta. No, ito nung ating four supergroup ng excavata, the sar archimpastida, and the uniconta. At sa uniconta, meron tong group na tinatawag dating opisthokonts. Ito yun. So, ito nung ating fungi. Okay. Tapos, ito nung animals. Kung makikita nyo, nung fungi, meron siyang kasistriclaid na nuclear leads. These are protists. And animal ay meron silang sistriclaid na protist din, na tinatawag natin guanoflagellate. Ano ibig sabihin nitong grouping na ito? Okay, DNA evidence suggests that ang fungi ay related sa tinatawag nating nuclear leads, and animals ay related dun sa another unicellular na protist na tinatawag na guanoflagellate, which means na ng multicellularity ng fungi at ng animals ay nangyari separately. Okay? Tapos yung oldest undisputed fossil of fungi are only about 460 million years old. Now, sa fungi, pag-uusapan natin yung kanilang nutrition and ecology, their body structure, the life cycle, and the taxonomic groups or lineages sa loob ng ating grupo na fungi. Now, for nutrition and ecology, katulad na sabi natin, ang mga fungi ay heterotrophs. So, pag sinabi natin heterotrophs, they are acquiring preformed material and they absorb it, no, from outside kasi dinigest nga nila sa labas ng kanilang system. So, dahil doon, ng mga fungi, nagpo-produce sila ng enzyme. Ito tawag natin itong exoenzyme that can break down large variety of complex molecules into smaller organic compounds. The versatility of these enzymes contributes to the fungi ecological success. So, for example, they are living in wood material. Of course, they need to produce enzymes that can digest the wood material. If they are living in some other organic matter, for example, animal remains, so they need other enzymes that can digest yung mga nasa labas na yon, yung mga nasa environment nila. Kaya actually, ang fungi ay isa sa pinakamagandang pag-aralan sa mga sources ng enzymes na pwedeng gamitin sa industries. Okay. Na ang mga fungi, they exhibit different lifestyle or kung ano yung kanilang role sa ating ecosystem. They can be decomposers, they can also be parasitic, and they can also be mutualists. For their body structure, ang pinaka-simple type of fungi ay yung tinatawag nating yeast kasi sila ay single-celled organism. Ito yung mga yeast natin. So, alam niyo naman siguro ng yeast, no? Ang ginagamit sa bread making. So, those are fungi. And they can also be more complex na tinatawag nating
multicellular filaments, no, na meron tayong tinatawag na mga hyphae. Okay, some species of fungi can interchange to the form of yeast, to the mold and yeast and more mold to the yeast. So pwede yung alternate sa kanya life cycle. Now, for the multicellular fungi, meron tayo ang mga fungi ay nagco-consist of tinatawag nating mycelia. Okay, ang mycelia ay bunch, no? Bunch siya. Aggregate ito ng tinatawag nating parang mga sinulid na tinatawag nating hyphae. These hyphae ay adapted for absorption. So, para siyang mga buhok-buhok. So, makita niyo ito, para siyang mga buhok-buhok. These structures ay na-develop or through evolution ay ginagamit nila to maximize the surface area to volume ratio. Siyempre, dahil absorption sila, kailangan efficient yung paano sila mag-absorb ng nutrients. And fungi, ang kanilang cell wall, unlike sa bacteria, ang bacteria natin, ang kanyang cell wall is made up of peptoglycan. The fungi is made up of chitin. Okay, sa hyphae, yung nung sabi natin parang buhok-buhok na yan, no? Ay meron dalawang klase ng mga hyphae. Yung hyphae na wala siyang harang or walang septa, so ibig sabihin, yung nuclei ay pakalat-kalang yan, kaya sila tinatawag na multinucleated. At ang tawag dito, nung wala silang harang-harang dito, ay tinatawag nating sinusitic hyphae. O, sinusitic hypha. Now, yung mga hyphae naman na meron silang cross walls, itong cross walls na ito ay tinatawag natin septa or septum, no? Itong mga division na yan, no? Ay tinatawag natin septate or septated hyphae or hypha. Okay, so makikita ninyo, most, no, ng mga septated na mga hyphae ay meron silang nucleus sa bawat isang division. Kaya ito ay isa lang ang nucleus sa bawat isang division, kaya hindi siya multinucleated. Uninucleated siya. Kasi isang ganito ay pwede natin makonsider as isang structure. Okay? Now, itong mga hyphae natin ay hindi lang nila ginagamit for absorption. Some organisms ay meron silang mga specialized hyphae. Itong mga specialized hyphae na ito, for example, no, dito, itong fungi na ito ay ginagamit niya yung kanyang hyphae sa pag-capture ng prey. So, nagtatrap siya ng kanyang pagkain. Okay, so, hindi lang patay na organic matter ang kanilang kinakain minsan. Pwedeng buhay din. Okay? Tapos, sa paano nila yung natatrap, yung kanilang hyphae ay pwede silang mag-penetrate dun sa mga cells. Itong mga hyphae na to na nakapenetrate sa cells na to ay tinatawag natin haustorium. Okay? Or haustoria. Okay? Okay. Some fungi also ay ginagamit nila ng kanilang hyphae para makapag-penetrate ng plant material. Okay, meron tayong tinatawag na dalawang, meron tayong fungi na tinatawag na mycorrhizae na meron silang beneficial relationship with plants. So, dalawang klase ito, the ectomycorrhizae fungi, mycorrhizal fungi, or the abuscular mycorrhizal fungi. Wait lang. Okay. Meron dalawang klase, no? The ectomycorrhizal fungi. Itong mga ectomycorrhizal fungi ay meron ang kanilang ginagawa dito sa hyphae nila ay nagpe-penetrate, for example, ito ay root, ano? So, nagpe-penetrate sila in between dun sa mga cells. Okay? Sa abuscular mycorrhizal fungi, ang ginagawa nila, kaya nilang mag-penetrate dun sa loob ng cell. Kaya tawag doon ay arbuscule, yung mga nakapenetrate na yan. Again, dito sa ectomycorrhizal fungi, in between ng cell lang, dito sa abuscular, nakakapasok sila dun sa cell ng ating plant cell. Okay, comparing again to the animal, sa animal ay haustoria ang tawag natin sa nakapasok. Sa plant, ang nakapasok na hyphae ay tinatawag natin arbuscule. Okay? Now,
This is the generalized life cycle of fungi. Ang fungi ay pwede silang asexual ang kanilang reproduction or sexual reproduction. Okay, dun tayo sa asexual reproduction. Ang mycelium nila, so again, mycelium ay yung aggregate ng hyphae, ay pwedeng magkaroon ng spore-producing structure. No, these spores ay pwedeng mag-germinate para mag-produce ng another mycelium. For sexual reproduction naman, yung mycelium nila ay pwedeng mag-create ng hyphae na kayang mag-mate ng sa ibang hyphae. Tinatawag natin plasmogamy. So, nag-fuse yung hyphae nila. So, pag-fuse ng hyphae nila, hindi sa agad-agad mag-fuse ng nuclei. So, dito, so nag-fuse lang ng ating hyphae, kaya mayroon siya lang tinatawag ng stage na heterokaryotic. Itong heterokaryotic kung saan, sa isang hyphae, dalawang klase ng nucleus ang present. Doon sa heterokaryotic stage na ito, dahil magkasama na sila ng location, pwede na mangyari ng fusion of nuclei. Ito na tinatawag nating karyogamy. Okay, again, plasmogamy is fusion of the cytoplasm. So particularly, this is fusion of the hyphae para magkaroon ng heterokaryotic stage para maglapit yung nucleus. Pag nag-fuse ng nucleus, ay tinatawag natin karyogamy. Pag nagkaroon ng karyogamy, it will produce a zygote na 2N na diploid na ito. And then, mag-undergo ng meiosis kasi ang mga fungi, ang kanyang multicellular form ay in haploid. So, meiosis siya para mag-produce ng spores, para mag-produce ng mycelium. Ayan. Okay, reproduction of yeast. So, yeast naman, ang mga yeast ay mostly ay nagpo-produce na nagre-reproduce via asexual reproduction. So natutunan niyo to sa bio 2. So asexual reproduction nila is by budding. Ang budding difference niya sa binary fission, ang budding yung kanyang daughter cell ay tinatawag nating bud, ito ay mas maliit kaysa dun sa parent cell. Okay? Okay. Now, here actually, this is the first time that I'll be teaching these updates kasi from the 10th edition of ni Campbell to the 12th edition ni Campbell, 12th edition na kasi ng 2021 ni Campbell, maraming changes na binigay si Campbell. Number one, ito kasi nung sa 10th edition, ito nung tinuturo ko since last year pababa, no? So, itong zygomycetes na ito at glomeromycetes ay hindi na kasama doon sa classification ng fungi. Ang zygomycota ay inabandon kasi kung makikita nyo, ito ay, tinan nyo itong maraming line na ito, ibig sabihin nito, ito ay paraphyletic. Okay? So, meron siyang other group na tinatawag na rin. So, zoopagomycetes and mucoromycetes. Okay, nung glomeromycetes din, nakasama rin siya dito sa group na ito. Okay, pangalawang update, mayroong tinatawag na group ng microsporidians. Dati, kala ito ay nakaklassify siya as protists kasi siya ay parasite. Pero, nakita na mas related siya sa fungi and it's now classified as fungi. And it is the basal fungi lineage. Before, mayroon pang pagtatalo kung chytrid talaga ang basal lineage. Pero ngayon, nakita na ang microsporidian and another group ay yung tinatawag na basal fungal lineage. Okay, so sa fungi, almost 2,000 per year bagong species ng fungi ang nadidiscover. So sa ngayon, mayroon ng 145,000 na known species of fungi. Pero ini-estimate based on genetic analysis, no, nung yung genetic analysis ng mga soil, no, ini-estimate nila na the actual number of fungal species is around 2.2 to 3.8 million. So marami pang na-discover at pwede pang discover. Number 5, actually this is not an update, pero just for you to know, kasi baka mabasa niyo dito sa mga book, meron tayong group na tinatawag na deuteromycete na wala dito sa group na ito. Ang mga deuteromycetes, ito yung ay informal grouping of fungi na hindi pa
nakikitaan ng sexual reproduction. Or lacking ng sexual reproduction, hindi natin alam kung wala talaga silang sexual reproduction, or hindi pa nadi-discover ng sexual reproduction. So, ang ginagawa doon, tinatambak lang sila ng tinatambak sa deuteromite seeds. Pag na-describe na or nakita na, na-discover na ng kanilang sexual reproduction, i-reassign na sila dun sa mga group ng fungi. Okay, now, from the update, ito ng ating 10th edition sa Campbell, no? This is, I think, 2017 ata ang 10th edition. Ngayon ay 2021 edition na. So, ito yung ating bagong phylogeny of fungi. So, we have here, ito din natawag natin microsporidian. Ito sabi ko sa inyo nung una na hindi siya i-include as fungi before. Meron siyang sister clade na tinatawag natin cryptomycetes. Pero hindi pa ito ganong clear. So, ngayon, under study pa ito. Hindi natin alam. Baka next year, iba na naman ang itsura ng phylogeny ng fungi. And then we have the chytrids. We have the two groups na dating zygomycetes. We have the zoophagomycetes and the mucoromycetes. And we have here, itong dalawang ito, the ascomycetes and the basidiomycetes. Briefly discuss natin bawat isa. Okay, nung dalawang basal organism, ito ang basal fungal lineage, we have the cryptomycetes and the microsporidia. Ang cryptomycetes or cryptomycetes or cryptomycota, okay, 30 species pa lang ang na-identify nito. Ang habitat nito ay pwedeng sa marine, pwedeng sa freshwater, pwede rin sa soil. And most, no, ng mga nadidiscover na cryptomycetes ay parasite of protists and other fungi. Kaya mahirap silang pag-aralan. So, nasa loob sila ng protists and other fungi. Now, microsporidian, meron lang nadidiscover nitong 1,300 species. And it's a unicellular parasites of protists, animal, and including human. Now, one characteristic ng microsporidian na nagbigay sa scientists ng idea na possible na ito ay fungi, ay ang kanyang cell wall is made up of chitin na. Okay? Pero meron itong other cryptic characteristic o mga kakaibang characteristic than the fungi, highly reduced ang kanyang mitochondria, just like other protists. Maliit lang ang kanyang genome. Probably one of the smallest genome na nakita or na-discover na. So, ang kanyang genes is approximately 2,000, as low as 2,000 genes only. They lack flagellated spores and meron silang unique type of spores na meron siyang harpoon-like organelle. Pag sabi na kayo harpoon-like, na parang pang spear sa paghuli ng isda, yung parang spear na gano'n. So, meron siyang mga gano'ng mga organelle doon sa kanyang spore that can cause harm doon sa kanyang host. Kaya siya nagiging parasitic. Okay? Next, ito ng cryptomycetes and the microsporidian. Punta tayo dun sa pangatlong group, the chytrids. Ang chytrids ay nakikita sa freshwater and terrestrial habitat. They can be decomposer. They can be parasites. Actually, ang mga chytrids, no, sila yung sinasabi na nag-cause ng sobrang daming decline ng maraming amphibians ng mga previous years. So, parasites sila. Pero meron ding mga chytrids na mutualist na nakikita sa loob ng gut ng sheep and cattle na tumutulong sa digestion ng mga ruminants na ito. And chytrids are unique among fungi kasi meron siyang flagellated spores na tinatawag natin zoospores. Ito nung kanyang spores. Meron siyang flagellated spore. Okay? Now, punta tayo sumunod. So, chytrid, zoophagomycetes naman. Sa zoophagomycetes, from the phylum Zoophagomycota, ito ay pwede silang parasite, pwede silang commensal, or pwede rin silang simbiont. They produce filamentous hyphae na sinusitic. So, ibig sabihin, wala itong cross walls, no? So, dire-diretso lang yung kanyang hyphae. They perform a sexual reproduction via non-flagellated spores. So, pinaniniwalaan na sa from zoophagomycetes, kasi from water, kasi nung chytrid ay water mold, yan eh. So, kaya flagellated ang kanilang spores.
pagdating ng zoopagomycetes, ito na ng adaptation nila sa land. So, hindi na nila kailangan ng flagellated spores, kaya nilose na lang na ito. Kasi pwede na silang hindi nag-swimming or hindi aquatic ang kanilang environment. For sexual reproduction naman, they form ng tinatawag nating zygosporangium. Okay, sa zygosporangium, nagkakaroon ng fusion ng nucleus doon. Okay, challenges kung bakit nahirapang i-discover ang zoopagomycetes ay they are mostly microscopic. So, ganyan siya kaliliit. Okay? And they, most of them ay hindi, especially nung sa parasite and commensal. At simbayon, so ibig sabihin may relationship sila sa mga organism, ay mahirap silang i-grow away from their hosts. So, hindi sila ma-culture accidentally or lang sila lang. Nung hindi makapag-produce ng pure culture nito. Okay? Next ay nung mucoromycete naman. Sa mucoromycete or mucomycota, nilagay ko itong picture na ito to remind you na sa mucoromycetes, nandoon yung mga bread mold. Yung nakikita nyong nangingitim na mold sa inyong mga bread ay from this group. Okay? They include fast-growing molds and parasites, and they are can also be commensal or they can also be symbionts. Ang kanilang hyphae are also cyanocytic. Ang kanilang reproduction via asexual reproduction ay pag-produce ng sporangia. Itong sporangia na to. Sporangia na nagpo-produce ng spores. So, pag nag-release yun ng spores. Okay? Sa sexual reproduction naman, nagpo-produce sila ng tinatawag nating zygosporangia. Kung saan, nagpa-perform yung tinatawag nating karyogamy. So, this zygosporangia is also resistant to unfavorable conditions. So, ito na itsura ng kanyang life cycle. Dali lang natin ito para hindi makabala. Okay. So, for asexual reproduction, ito nung ating rhizopus, yung bread mold natin. From the spores, pwede siyang mag-produce ng hyphae. At nung hyphae na yun, magpuproduce ng spore-bearing structure na magpuproduce ng more spores. So, pwede siyang mag-produce na another organism. Now, or pwede siyang mag-produce ng hyphae na merong mating type, plus type, or mating type na minus. So, dalawang klase ng spore. Tapos, these two hyphae will fuse yung kanilang hyphae na ito, no? Para magkaroon ng plasmogamy. Dun sa fusion area nila na ito, ay magpuproduce ng tinatawag na zygosporangium. Ito ay resistant. Kung nakita nyo, maitim siya. Pag tinitingnan natin sa microscope yan, maitim yan na structure. At sa loob nun, ay nagmi-meet yung ating nucleus. Okay? So, pwede magkaroon ng karyogamy. So, sa karyogamy, magpuproduce siya ng diploid nuclei, which will undergo meiosis para magproduce ulit ng spores. Again, bakit mahalaga na nagpuproduce ang fungi ng sexual reproduction? For diversity. Nung ating genetic diversity. Kasi mahalaga na nagda-diverse din sila para nakaka-adapt din sila sa environment. Okay? Okay. Then, next group, the ascomycetes. Ang mga ascomycetes from the phylum Ascomycota are also called sac fungi. Ang mga sac fungi na ito, ganito ang itsura niyan. Okay, so para silang mga sac na ganyan. Itong mga sac fungi na ito can be marine, freshwater, or in terrestrial habitats. Ang kanilang, meron silang sexual spore na sac-like na tinatawag nating asay. Okay? At sa asay na ito, na ay nagko-contain ng fruiting body na tinatawag nating ascocarp. Mga ascomycete can vary in size and complexity. Pwede silang unicellular yeasts to elaborate cup fungi and morels. So, dito sa ascomycetes, makikita natin ng mga unicellular yeasts. So, iyan sila. Okay? So, ang mga ascomycetes ay pwede silang pan-pathogen, pwede silang decomposer, pwede silang symbiont. So, mayroon silang mga enormous number of asexual spores na tinatawag natin conidia,
At aside from the conidia, no? Meron so aside from asexual reproduction, nagpo-produce sila ng asexual. Nagpo-perform din ng sexual reproduction. Okay. Okay. So neurospora, meron din tayong bread mold na ascomycetes, so hindi siya nakalaw. No? Na bread mold na tinatawag neurospora crassa, no? At ito ay ginagamit sa maraming mga studies of genome. So for the life cycle of the ascomycetes, ito nang sinasabi natin, no? Sexual reproduction, katulad pa rin ng dati. Yung spores, mag-germinate into hyphae, and then the hyphae will produce yung spores, nung tip nito. Sa ascomycete, itong ating conidia, compare doon sa rhizopus natin, na para siyang head. Ito, yung dulo ng kanyang hyphae na ito, ay nahati-hati para maging spores. Kaya tinatawag natin itong conidia. Now, pwede rin ng conidia na to ay magkaroon ng mating type, plus or minus. No? Plus or minus na conidia. Okay? Tapos, magpo-fuse. Tapos magpo-produce ng ascus na dikaryotic kasi ito yung ating fusion of dalawang type ng nucleus. So, pwede sa isang klase ng organism, magkaroon siya ng cell na negative mating type at yung ibang cell niya ay positive mating type. At dahil doon, pwedeng itong dalawang cell na ito ay mag-fuse para mag-produce ka ng ascus. O sa ascus, pwedeng mag-fuse yung ating nucleus para magkaroon ng karyogamy or diploid nucleus. And then, it will undergo meiosis. So, ito mag-undergo ng meiosis. So, ito ay madi-divide. Tapos, madi-divide ito, no? Madi-divide siya. So, madi-divide ulit. So, madi-divide ng madi-divide. Tapos, ito yung ating tinatawag na ascus. So, ito nung ascus. Tapos, ang flora niya, acai. Tapos, usually nakalagay siya sa isang parang enclosement, no? So, tinatawag natin itong ascocarp. Okay? Again, yung ascus ay kung saan nagkakaroon ng mating or nagiging nagpo-fuse yung dalawang klase ng hyphae. So, pwedeng same hyphae, no? So, the minus and the plus, tapos magkakaroon ng karyogamy, tapos magkakaroon ng meiosis, magkakaroon ng division, tapos ilalagay siya sa isang enclosement na tinatawag na ascocarp. Itong mga division na ito ay tinatawag natin ascus, ang plural niya ay acai, that will release the spores. But can germinate and then can turn into asexual or sexual reproduction. Okay? Sa Philippines, marami tayong example ng ascomycetes. So, makikita niyo ito pag kayo ay pumupunta sa mga forest, pag kayo nag-mountaineering. So, makikita niyan. So, kung makikita niyo yung parang club type na ganito, iyan ay ating ascospores. Lastly, last group, yung basidiomycetes. Ang basidiomycetes, from the phylum Basidiomycota, ito yung ating common na mga mushroom. Pero aside from mushroom, meron yung mga tinawag na ditong puffballs, shelf fungi, mycorrhizae, and other plant parasites. Okay, this phylum is defined by the club-like structure na tinatawag nating basidium. Okay? So, the basidiomycetes are also called the club fungi. Yung isa kanina ay sac fungi, ito ay club fungi. Many basidiomycetes are decomposers of wood. So, shelf fungi, ito na itsura ng shelf fungi. Nakikita nyo to sa mga decaying woods. Ito ng mga puffballs, no? At itong ating maiden bell fungus na ito, medyo mabaho yan, no? Pero yan ay kasama sa basidiomycetes. And also, yung ating amanita, this is the amanita, yung common mushroom ni Mario, so yan ay basidiomycetes din. So, nakita natin, ito ay cup, no? Kaya siya tinatawag na club fungi. Kasi may cup siya usually na ganito. Okay. So, meron siyang cup,
Yeah, so yung meron siyang mga scales, meron siyang gills kung saan nagpo-produce ng spores, meron siyang ring, meron siyang stipe, meron siyang scale dito, at meron siyang volta. Okay? So, now, for the basidiomycetes, so pwede siyang mag-undergo ng ito yung tinatawag natin. So, from this hyphae, so meron siyang mga basidiospores. Itong basidiospores na ito ay pwede magkaroon ng two mating types, okay, na hyphae, the positive mating type and the negative mating type, at pwede itong mag-fuse, no? Itong mga hyphae na ito. So, makikita nito, merong fusion ng hyphae dito, at makikita nyo, sa bawat isang cell, magkasama yung ating dalawang klase ng nuclei, the red and the blue, no? So, makikita nyo na ganyan. So, iyang mga cell na yan ay dikaryotic na sila. Kasi dalawang type of nucleus sa isang klase ng cell. Okay? Tapos, pag nag-fuse yan, so, sometimes environmental cues such as rain, change in temperature, sometimes yung, ano nga, di ba, sinasabi ko pag nagkaroon ng lighting, magkakaroon ng ganitong structure. Pero, sa ilalim niyan, ay marami ng network of fungi or mycelia. At sa ilalim niyan, no, sa ilalim nitong mga gills na ito, ay meron tayong mga hyphae na ganito, meron tayong tinatawag na basidia. Okay? Sa basidia, nandoon yung dalawang klase ng nucleus, no? At sa basidia, magkakaroon ng fusion of nucleus. At kaya, ito, magkakaroon tayo ng karyogamy, magkakaroon na tayo ng diploid nucleus. This diploid nucleus will undergo meiosis, no? That will be released as spores dun sa dulo ng hyphae natin na ito. Okay? At again, another cycle. So, kung gusto nyo makita, ganyan ang itsura ng ating basidiospore. Okay? Okay, so the life cycle of basidiomycetes usually include long-lived dikaryotic mycelium. So, unlike sa other maklase ng, sa ibang klase ng fungi, saglit lang ng dikaryotic stage niya. Dito sa basidiomycetes, usually long-lived ng dikaryotic mycelium niya. So, matagal na magkasama ng dalawang klase ng nucleus. And in response to environmental stimuli, the mycelium produces sexually reproduces sexually by producing the elaborate fruiting body na tinatawag nating basidiocarp, yung mismong mushroom na. Mushroom are example of basidiocarp, and the numerous basidia in basidiocarp are sources of sexual spores called basidiospores. Now, sa mga basidiomycetes, kasi nga mga mushroom sila, no? Meron actually may mga legend na nakapalipot dito sa basidiomycetes natin. So, example, merong mga mushroom na ganito na tinatawag nating fairy rings. According to some legend, etong mga fairy rings na to ay area kung saan nagkaroon ng dancing ang mga fairies. Nung kinagabihan. Nung gabi, tapos kinaumagahan, nagkakaroon siya ng mushroom. In reality, ito ay, mula dito sa gitna, ay may mga mycelium na yan, na network. At sa dulo ng network ng mycelium na yon ay nagkikreate ng mga basidiocarp. Okay? Okay? Now, in review, ito yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groups sa updated na classification of fungi. We have the cryptomycota na flagellated ang kanyang spores at sila ay mga parasite. Etong microsporidia, parasitic din sila, pero ang kanyang spores ay non-flagellated at resistant ito sa environmental condition. We have chytrids na flagellated ang spores kasi tinatawag din itong water molds. Nung zoophagomycota, ito nung merong resistant zoosporangium asexual stage. We have the mucoromycota that includes the bread molds na meron silang nag-form din ito ng abuscular mycorrhizae with plants. Okay? Aside from the zygosporangium, no?
Now, for Ascomycota, meron itong mga sexual spores na tinatawag nating ascospores. At ang kanilang asexual spores ay nasa conidia. Okay. Ang Basidiomycota, ito yung mga fungi na meron silang elaborate fruiting body. Na at ito rin ay tinatawag nating club fungi. Okay? At ang kanilang sexual spore ay tinatawag nating Basidiospores. Compared to, this is the last year, hindi ko lang binura. So, ito yung ating classification last year. Pero, tinuro ko last year. So, hindi na ito valid. Ito na ng pag-aaralan natin. Pero, okay pa tayo dun sa ating formative assessment. Binase ko pa rin siya doon sa learning guide na binigay sa inyo. Pero sa ating peryo, ito na nung susundan natin. Okay?